ito lang lumabas. Ay, ba't daw ayaw lumabas ako? Labas na. Labas na, labas. Dali. Malaro kayo dito. Ito kaliit. Labas kayo dyan. Ayan, si mama niya. Kadidi pa, oh. Sophia, manganak ka na? Ikaw? Sophia? O si Bella, oh, laki na ng tiyan. Manganak ka na, Bella? Ready naman yung bed mo, no? Si ano, Krima? 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 Bella? Sophia? Yoyo? Lalaki to si Yoyo. To si Moy Moy. 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 Ayan si Moy Moy. Ayan si Ana. Padidi si Ana. Padidi pa sila kahit yung ng gatas. Gas na kumain. So ito yung bahay nito, guys. Please support my small channel, guys. Subscribe please. May bahay ng mga aso, shih tzu. Di pa tapos. Ayan. Mayroon silang mga higaan pero pag mga, yung foam. Pero pag ano, gising, mawala na. Punit-punit na lahat. Sayang lang yung binili. Alis dyan, Moy. Grabe. Hyper masyado. Gusto laging maglaro. Ayan. Ikaw, matanda ka na dun ka. Ay, hindi, Bella, hindi. Ay, mainit yung ulo. Ayaw nila ng papi. Hindi. Oh. Oh, doon kayo, doon kayo, doon kayo. Huwag kayo dyan. Ay, Bella, hindi, Bella. Ayun si Moy Moy. Gusto na makipag-play. So, ayan sila, guys. Mga puppies. Shih Tzu puppies. Puro babae itong apat. Ayan. More than 2 months na to sila, guys. Sana may kumuha na sa kanila. So, dito kami nakatira. Ayan. Wala kaming makapitbahay, guys. Sa gubat. Sa gitna ng gubat, as in gubat to dati. Hindi to siya flat terrain. Pina-flat lang namin to before. Ayan. So, yan. It's like katulad yan dyan. Sa may mga kahoy dyan. Ayan. As in ganyan dito. Hirap.
Pero okay lang guys. Kasi during pandemic, grabe. Grabing hirap ng buhay. Tsaka bago lang din kami dito lumipat. Galing kami ng Davao City. So yan dyan sa baba guys. Yan yung ano namin. Quail farm dyan. Mga quails dyan sa baba. Yan. So yan yung maliit naming business. Nagpa-farming na lang kami. Nabibenta kami ng ready to lay quails. Minsan mga itlog din. Quail eggs. Yan. Hanggang dyan yung area namin sa taas. So it's like nasa ano kami underground ng sa ilalim ng lupa, parang ganyan. O kasi dyan yung ano eh, yung sa taas nyan, dyan sa may bamboo tree, pineapple field dyan dyan eh, sa doll na yan dyan, basta dyan na yung sa amin hanggang sa may bamboo tree. So slope area ito before, as in slope area, walang patag dito, kami na lang nagpapatag. Hirap dito. Importante dito guys, may ano, kuryente. Number one is ang kuryente, so mayroon, tsaka tubig. So yung tubig, flowing water from the spring, dyan lang sa taas namin. And then internet, ayan, kung walang internet, wala. Lifeless ang buhay sa bukid pag walang internet. Wala kaming kapitbahay, yan. Wala kang makita ang ano dito, guys. Puro kahoy lang. Tapos doon sa baba, may mga manok, pabo, ganyan. So, dyan sa baba. Tapos may mga tanim kami, mga prutas, durian, lansones, rambutan, lumboy. Yan, doon sa baba. Hanggang sa taas, yan. Tsaka sa likod. So, yan. So, kung wala itong mga ano, puppy, hirap din. So, kailangan may mga pets din nakasama pag family niya ang nakatira. Walang makapitbahay. Hoy, ano man, will eat. Ganda niya. Krima, Krima. Hala, si Krima. Yung isa. Sophia. Mga anak next month. Ito. Bella. Bella. Ayan si Bella. Medyo mainit ang ulo kasi mga anak na yan siya. So, ayan guys. So, yung mga puppy. Free delivery na. Ayan. 2 months old. Shih Tzu puppy. Sobrang cute nito nila guys. Hanggang 4 kilos to maximum 6 kgs ito sila. Kasi merong maliit. Yan o ito, pinakamaliit. weight niyan siguro mag adult shop. Mga ano, 3 kilos lang like Krima. Yan si Krima o. Nanganak. Nanganak siya maximum 3. Ayan. Ayan sila. Very playful. Ito yung mama nila, si Anna. Ang papa niya nila, yan, no? Si Yoyo. Laro pa. Oh, hindi, Bella, ha? Hindi. Papi pa yan. Ayaw kasi nila. Pag mga adult na medyo kainit na na ang ulo. Ayaw nila ng mga maliit na aso. Dali silang ma-stress. Gusto nila yung tulog ng tulog. Hindi yan. Doon ka oh. Sige na. Laro na. Kailagay ko na kayo sa cage. Pag lagi kayo dyan, baka magtae, tapakan nyo, magkasakit kayo.
Kasi pag doon sa mga cage nila, pag umihi sila tsaka magtae, okay lang. Kasi mahulog lang siya. Hoy, yoyo. Kalaki ng itlog mo. Si Krima. Krima, gusto mo matulog? Kaaga-aga eh. Alas, ano pa lang? Alas 7 or alas 8 na ba ngayon ng umaga? Alas. Meow! Parang pusa lang itsura. Alis-alis. Mga papi lang. Papi lang, okay. Wala sila ng laro. Isa, grabe. Uy, mahulog! Krima. Yan. Puro short hair to sila. Kung hindi mo to ipagupit yung mga buhok nila, grabe. Sobrang haba, abot pa ah. Okay lang, isang puppy, isang dalawa or tatlong aso lang meron. Kasi ma-maintain mo yung buhok nila kahit mahaba. Pero pag mga ganito, dami na nila, parang hirap. So kailangan short hair lang sila palagi. Lalo na pag summer, tag-init, kailangan paputulan yung mga buhok. Okay lang yung isa, kaipitan. Yung buhok, i-ponytail ang hair nila. Pag mga isa or dalawa, okay lang, pwedeng mahabang mahaba ang buhok. Pero pag mga, pag marami na masyado ang aso, dapat para short hair lang, para maiwasan din yung ano, yung mga kuto tsaka yung katikati. So, laging ano lang yung buhok nila. Mababa lang. Yan. So, ito yung ano nila guys. Sira na to oh. Kakapayos pa ano na gawa namin before. Bahay ng aso. Around 50,000 din na gastos dito sa bahay ng aso. Yung paliguan nila dyan sa ano, dyan sa gilid lang. Tapos dito naman pag manganak yung mga shih tzu, dito ko na sila nilalagay dyan. Ang lumang gamit namin nilagay namin sa taas. So ayan guys, thank you for watching guys. Please don't forget to subscribe. Just to show you guys yung kung saan kami nakatira ngayon. So, dito guys, ang barangay dito is Barangay Cablon. Cablon. Tapos yung town namin is Tupi. So, ang province namin is South Cotabato. So, malapit gitna kami ng General Santos City and Corona del City. So, going to Jensan, mga 30 minutes by car. And 15 minutes going to Corona del City by car. So, yung meron din North Cotabato, siguro mga pag pumunta ka doon sa North Cotabato, like Kidapawan, Blang, ganyan. So, mga 3 hours to 4 hours ang travel. Cotabato City, nasa 3 hours. So, medyo malayo kami dyan na area. So, ano lang kami, gitna lang kami ng Jensan, tsaka Corona Dal. So, ayan. Peaceful dito, guys. Peaceful kasi wala rin mga, puro mga kahoy. Punong kahoy, ayan. Nagtanim kami ng mga African talisay dyan. Kasi we are planning na magpa sa baba. Hopefully, kung may pera, magpa-swimming pool kasi ang lakas ng tubig dito. Kung may pera lang sana.
Ayan, kasi tourist spot yan dito. Malapit din kami sa SG Farm. So, SG Farm, sa taas lang namin, so yung mga 5 to 10 minutes lang. SG Farm kasi meron ditong Mount Matuto. Maganda yung ano, sobrang lamig din kasi dito. Ayan. So, thank you for watching, guys. God bless you all. Bye.